Magandang umaga! Ngayon, i-discuss natin ang basketball. Alamin natin kung paano nga ba nagsimula ito, ano ang mga kailangang kagamitan, at ano ang mga dapat matutunan sa paglalaro ng basketball. Paano nga ba nagsimula ang basketball? Si Dr. James Naismith ang nakimbento nito noong 1891 sa Springfield, Massachusetts. Siya ay isang college professor na nagtuturo ng PE o physical education. Naimbento niya ang basketball nang minsang nag-iisip siya ng maaaring ipagawa sa klase. Gusto niyang makagawa ng activity na pwedeng gawin nang hindi lumalabas, lalo na tuwing winter season. Noong una, gumamit siya ng pitch basket at soccer ball. Nilagay nila ito sa itaas ng kanilang school gym. At noong 1893, pinalitan na ang basket at ginawa itong bakal na may mga tali sa ilalim na parang duyan. Ano-ano naman ang mga kailangang kagamitan para makapaglaro ng basketball? Simple lang ang kailangan, basketball o ang bola at court. Ano naman ang mga dapat matutunang kasanayan o skills? Merong 3 basic skills sa basketball. Shooting, passing, at dribbling. Meron ding 3 basic shooting o paraan ng pagtira. Jump shot, set shot, at layup. Bago natin i-discuss ang 3 basic shooting, dapat nating tandaan ang tinatawag na BIF principle o ang balance, eyes, elbow, at follow through. Balance: kailangan feet apart, shoulder width, o magkalayo ang mga paa, kapantay ng mga balikat, at knees bent. Eyes: dapat laging eyes on the target. Mahirap kung hindi mo nakikita ng eyes ang ring at kung saan mo ititira ang bola. Next ay ang elbow o siko na dapat ay nakabend ng mga 90 degrees. Ang shooting arm naman o ang kamay na gagamitin sa pagtira, halimbawa kung kaliwa o kanan ang gagamitin, dapat ay nakatapat sa direksyon ng ring. Ang paghawak naman sa bola ay dapat nasa ilalim ang shooting hand at nasa gilid naman ang supporting hand. Igigrip lamang ang bola gamit ang mga daliri at hindi gaanong ilalapat sa palad. Last ay ang follow through. Shooting arm extends to the basket kasabay ng pag-extend ng mga tuhod. Snap or flick of the hand o sundan ng pagpitik ng kamay pag-release ng bola. Ulitin natin. BIF principle: B, balance; E, eyes; isa pang E para sa elbow; at F, follow through. Balikan na natin ang 3 basic shooting: jump shot, shot release, o ang bola ay i-release kapag ikaw ay nasa tuktok or peak of your jump. Set shot: shot made without jumping, kadalasang ginagawa sa free throws. Layup: shot made near basket while moving or while in motion. Next ay ang passing o ang pagpasa ng bola. Meron ding 3 basic pass: chest pass, bounce pass, at overhead pass. Chest pass: ang bola ay manggagaling sa dibdib gamit ang dalawang kamay. Bounce pass: passing by bouncing of the ball o ang pagtalbog ng bola papunta sa ibang player. Kadalasang ginagamit ang bounce pass kapag ang kalabang player ay mas matangkad. Overhead pass: throwing the ball above the head. Kadalasan namang ginagamit kung mas mababa ang kalabang player. Last skill sa 3 basic skills ng basketball ay ang dribbling. Dribbling: pounding of the ball on the floor o ang pagtalbog ng paulit-ulit. Maaring mataas o mababa ang pagtalbog nito.
Okay, i-review na natin. Ang basketball ay inimbento ni Dr. James Naismith noong 1891 sa Springfield, Massachusetts, gamit ang pitch basket at soccer ball. Equipment and facilities na kailangan sa game ay bola o basketball at court. Basic skills, mayroong 3 basic skills. Shooting, passing at dribbling. Mayroon ding 3 basic shooting. Jump shot, set shot at layup. At 3 basic pass. Chest, bounce at overhead pass. Mayroon ding beef principle sa shooting. Balance, eyes, elbow at follow through. Diyan natatapos ang ating discussion sa basic basketball. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para maging updated sa mga susunod ko pang videos.